3 says, by wisdom a house is built, and through understanding it is established. So si Solomon, yung mismong sumulat nitong Proverbs, knows very well what planning is all about. It is evident on the project he built during his time, like pools, aqueducts, temples, road networks, commercial depots, and military outposts, buildings of importance in Jerusalem, and most especially those ancient mechanical devices and a lot more. So pag-uusapan natin is about planning, how to plan our life well, a well-planned life. Tayo ay manalangin, Lord, marami pong salamat sa araw na ito na ibinigay mo na naman pong muli sa amin upang pag-aralan ng iyong masustansyang salita. Dalangin ko po, O Diyos, makapangyarihan sa lahat na habang ginagawa po namin, habang pinag-aralan namin ang iyong salita ay maibigay naman po namin ang aming taus-pusong pagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Inihiling din po namin, O Diyos, na katagpuin mo po kami ang aming mga isip, ang aming mga puso, limliman ang iyong banal na spirito upang ang katotohanan po ng iyong salita ay maihayag, Panginoon, ng walang labis at walang kulang. At ang iyong bang lingkod, Panginoon kong Diyos, ay itago mo po sa iyong harapan, gamitin mo upang iyong maging bibig upang ang iyong salita ay maihayag, Panginoon kong Diyos, ng pure, ng may kadalisayan. Lord, we thank you, we praise you. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. So, successful project like what Solomon has accomplished is built by wise planning. In any project, may it be in the area of work, social or personal life, successes or success is achievable through setting up strategies and keeping tracks of how it takes effect. Planning is simply thinking ahead and spending time to set up goals and policies to make a certain aspiration achievable. At sa ating ibinubuhay, napakahalaga ng pagsasaayos ng mga balaking, ng mga pagpaplano. Even the ants know how to plan for the rainy season and stores up accordingly. We are told to consider its way and be wise. Sabi nga sa Proverbs 6, verses 6 to 8, go to the ant, you sluggard, consider its ways and be wise. It has no commander, nor overseer, or ruler, yet it stores its provisions in summer and gathers its food at harvest. Napakaganda, hindi ba, ng isang halimbawa na inihayag sa salita ng Diyos. Even Manny Pacquiao, kilala naman natin siya, no, at the age of 12 was introduced to boxing by his uncle and he became a boxer to survive from an impoverished life. Mahirap lang sila. And he kept on fighting as he realized that boxing was something that he was good at. So he trained himself hard to keep their poor family alive. At matapos ang maraming taon ng pagtitiyaga, mga panahon ng tagumpay at pagkabigo, naabot niya ang kung ano ang kinalalagyan niya ngayon. So he had a dream, planned his steps and worked his plan. And in his steps, for sure, he let God guide him. Many people have great dreams and desires for their lives. Maging ikaw, maging ako, hindi ba? However, many of their dreams or many of our dreams never took place because of our failure to plan and work for it. God respects people who plan. He blesses those who set goals and knows how to surrender it to Him. So hindi lang naman basta tayo nagpaplano, dapat meron tayong pagsusurrender at pakikisama ng Diyos sa ating mga plano. Like Noah with a plan to build the ark that God Himself provided him. Moses, who had a plan under the instruction of God for the tabernacle. And Solomon, who had a plan with God's guidance to build a temple. Strategic planning is influential to any warfare, sa ating mga pakikipaglaban sa buhay. It plays an important role in any areas of one's life, particularly in the spiritual part of our lives. And it is a powerful tool in winning our battles.
with good counsel of righteous advisors and guidance of the Holy Spirit, we will overcome. And successful businessmen, architects, engineers, teachers, and government officials for sure spend time in planning. Likewise, people who maintain a blissful, productive lives are empowered by wise planning. So Proverbs 24, verse 6, and sabi, surely you need guidance to wage war, and victory is won through many advisors. Maraming mga Christians ang patuloy nakikidigma sa buhay, di ba? Nakikipaglaban sa mga tukso, dala ng paligid na ginagamit naman ni Satanas to deceive us. Some spend hours fasting and praying, rebuking the devil and fighting the demons. Walang kasama. Tama lang na pamamaraan ito ang pag-aayuno at pananalangin sa pakikipaglaban natin sa kaaway ng ating espiritu. Pero hindi natatapos ito dito. Hindi lamang ito ang dapat na gawin natin kung nais nating magtagumpay sa laban. Many have failed to win their daily battles because of the absence of a winning plan. That is essential if we want to achieve victory both in the spiritual and physical realm. Maraming gustong bumait, di ba? Pero hindi magawa. Maraming gustong yumaman pero lalong naghihirap. Maraming gustong sumaya pero nananatiling malungkot. Bakit? Because of the absence of a practical and realistic winning plan. A strategic plan to fight our battles both in the physical and mystical realm is important to win. Kailangan binabalansin natin ang mga bagay-bagay sa buhay at magagawa lang natin ito kung may tamang blueprint tayong sinusundan. There are many Christians who are too occupied of looking for miracles that more often than not, they fail to see hindi nila masumpungan. It is because of their negligence to apply the precept of God's Word. Sa pagpaplano ng kung papaano natin ibubuhay ang ating mga araw-araw na nakasalalay sa mayamang salita ng Diyos, yun ang ibig sabihin. So karamihan ng himala sa buhay ay nagaganap sa atin sa pamamagitan ng ating partisipasyon at malaking pagkilos ng Diyos. Ang manatiling malusog at buhay ay isang himala na kung pakiisipin ay nagaganap sa iyo o sa akin o sa ating lahat dahil sa ating maayos na pamumuhay. Ang pagkain natin sa araw-araw ay isang himala. Bakit? Dahil sa partisipasyon nating pagtrabahuhan nito. At kung sakaling nakakakain tayo sa tulong ng iba dahil sa ating kakapusan, mayroon pa rin tayong partisipasyon dito. Ano yun? Maaaring maraming tumutulong sa atin o sa inyo ngayon dahil sa mga nagawa mo o nagawa nating mabuti noon na siya namang inaani natin ngayon, hindi ba? Hindi natin sinasabing parating gano'n ang himala, ano? Mayroon talagang mga pagkilos ang Diyos na siya lamang ang gumagawa nang wala tayong partisipasyon. Ang gusto lang nating linawin dito ay yung maging malinaw ito na ang himala ay kalimitan, ito ay mayroon tayong pagkilos din. Para hindi tayo parating nabibigo kung sakaling may mga pagkakataon tayo humingi ng himala ay parang walang nagaganap. Pero sa totoo, meron naman. Kailangan ng ating partisipasyon. Kailangan ng ating pagpaplano with the guidance, of course, of God's Word. Kung baga sa pagluluto, ang Biblia ang recipe na magiging batayan sa kung paanong lulutuin masarap ang mga sangkap ng buhay. Kung papaano nating pasasarapin ang ating mga ibinubuhay sa araw-araw, ang Biblia ay hitik ng mga gabay kung paano tayo makabubuo ng isang magandang plano sa ating mga buhay. At ang tagumpay ni Manny Pacquiao ay pagpapatunay lamang na may malaking kinalaman ng Diyos at ang pagganap itong tao, si Manny, sa kanyang mga pinangangarap o pinangarap sa buhay. Sino-sino ba ang mga makikita nating mahuhusay sa pagpaplano sa Biblia bukod kay Solomon, kay Noah, kay Moses, kay Joseph? Sino pa ba? Who are the strategic planners in the Bible? Walang iba kundi ang Diyos Ama, hindi ba? God the Father. God the Father is a planner himself. God himself is a detailed planner. Just imagine, if the earth was a few hundred miles closer to the sun, we would have burned up by now. And if the earth was few hundred miles further away from the sun, we would have been frozen or frozen to death. God obviously had a plan before he created the earth.
Tinagplanuhan niya muna. And the good news is, God has a plan for your life. The Bible says in Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you." Ang Diyos ang may sabi niya. "They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope." If God has a plan for us, He surely wants us to discover what that plan is. Hindi ba? And therefore, we should desire to let that plan of God be revealed, and we have to act on it. And in our capacity to imagine and dream that God gave us, there is no reason for God to give us the competence to imagine and dream positively and creatively. He is expecting us to realize a dream and complete the task through our ability to plan. God believes in planning, as evident in what was written in by the psalmist David. Ang sabi dito sa Psalm 33:11, "But the plans of the Lord stand firm forever, the purposes of His heart through all generations." God has the best plan for you, for me, for all of us. At ang plano niyang ito ay dapat maganap sa ating buhay sa pakikisama sa kanyang pagkilos sa ating pagpaplano ng maayos sa ating mga buhay. Sino pa ang mga strategic planner? Of course, yung ating Savior, si Jesus. Si Jesus mismo. Jesus had a mission to accomplish and He finished it with forethought and planning. When His mother urged Him to do a miracle at the wedding in Cana, He said in John chapter 2:4, "Woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My hour has not yet come." There was a planned and appointed hour for the revelation of His power. Jesus would stay with that, with the plan. And in Luke chapter 9:51, ano ba yung sinasabi nito? "When the days grew near for Him to be received up, He set His face to go to Jerusalem." He knew that the plan meant death in Jerusalem, and He didn't shrink back from the plan, but He wasn't driven against His will, because the Father's plan was His plan. He said in John chapter 10:18, "No one takes my life from me, but I lay it down of my own accord. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This charge I have received from my Father." So, nakita natin, God the Father, God the Son, who else? Si Paul, the Apostle. Sa Romans 15:20-28, anong sinasabi? "I make it my ambition," meaning His plan, "my plan, to preach the gospel, not where Christ has already been named, lest I build on another man's foundation. But now, since I no longer have any room for work in these regions, and since I have longed for many years to come to you, I hope to see you in passing as I go to Spain, and to be sped on my journey there by you, once I have enjoyed your company for a little. At present, however, I'm going to Jerusalem with aid for the saints. When therefore I have completed this and have delivered to them what has been raised, I shall go on by way of you to Spain." Nakita ninyo yung gusto niya, punta siya sa Spain. Meron siya mga pinagplanuhan. We should learn from Paul that planning is essential to a productive ministry. Paul was the greatest church planter who ever lived. And he accomplished more in his life the spread of the reign of Christ than any other person. Part of his method was his planning. Ang ganda-ganda ng pagpaplano niya. He had a general guideline. He wanted to preach where no one had preached before. Then he developed a specific plan from this guideline. He would take the gift to Jerusalem. Then he would go to Rome to establish a Western base from which he would then go to Spain. What makes this especially significant is that, as far as we know, the plan fell through. Hindi natuloy yung pagpunta niya. Maaaring hindi siya natuloy sa pagpunta sa Spain. Because why? He was arrested in Jerusalem. He went to Rome as a prisoner and probably never go to Spain. It's just like we saw in the Proverbs. God is the one who finally makes the future. Pwede tayo magplano. Pwede hindi naman natin hawa kung ano mangyayari. But we plan nevertheless. God uses our planning even if He aborts it.
For example, if Paul had not planned to use Rome as the base of operations for a trip to Spain, he would probably never have written the greatest letter to the world has ever known, the Epistle to the Romans. Hindi ba? Planning is crucial in Christian living and Christian ministry, even when God overrules our planning. Kaya kung nasaan ka man ngayon, kung nahihirapan ka man sa kinilalagyan mo, pakatandaang may pahintulot ito ng Diyos para maganap ang kanyang magandang layunin sa buhay mo. Like Paul, God won't let our perseverance in waiting for His salvation to be wasted. Victory will soon come to you. It will finally, surely come to us. Sino pa ang masasabi nating mga strategic planner sa Bible? Si James, the brother of Jesus. And since James believes in proper planning, he advised that we should not be deceived by our precept that we have total control over the events of our own lives. He pointed out that true humility means recognizing our limitations in our life's forecast. That since we don't hold the future, even our best planning still subject to God's will. Malinaw na sinasabing ang pinakamaayos sa pagpaplano ng buhay ay isangkot ang Diyos sa mga ito. Sa James 4 verses 13 to 15, ano ang sinasabi? Come now, you who say, today or tomorrow, we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell and make a profit, whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. Praise God. Ang ganda-ganda ng mga nire-reveal ng Panginoon sa mga salitang sinulat ng kanyang mga nauna sa atin, ano, para tayo ma-inspire. Now, ang tanong, how to plan our lives well enough? Maayos bang ating buhay? Kasi kung talagang maayos ang buhay natin, siguro hindi tayo masyadong mabibigo, hindi tayo masyadong masasaktan. Pero bakit marami sa atin, kahit Christians, patuloy pa rin nasasaktan? Patuloy pa rin nalulumbay? Patuloy pa rin nagluluksa? Unang-una, ang dapat nating isipin sa ating mga pagpaplano ay we have to plan with the leading of the Holy Spirit. Dapat kasama natin ang Espiritu ng Diyos. Excuse me. Meron kasi mga tao, ang pagtingin sa buhay ay ipasa Diyos na lang ang lahat. Nang wala na silang gagawin, wala na silang partisipasyon, they are not interested in creating a strategic plan and depend on the leading of the Holy Spirit. Ang tanong, is planning scriptural or should we be led by the Spirit? Tanong yan. Ang sagot, the answer is both. Dapat may pagpaplano at may leading ng Holy Spirit. Hindi puro leading na lang ng Holy Spirit. Kasi marami akong narinigang ganyan eh. Diba? Tapos wala ka namang ginagawa. Hindi marapat na magpasya tayo mag-isa nang walang gabay ng Espiritu ng Diyos at hindi rin naman makalangit ang pagkilos ng Diyos na lang ang ating parating inaasahan at tayo walang ginagawa. We should plan and allow the Spirit of God to direct our planning process. And the real truth of the matter is, if we are really led by the Spirit of God, He will lead us into the Word of God, which instructs us to record a clear vision of our future. Yun ang tamang pagtingin sa ating hinaharap. Yun ang tamang paraan ng pagpaplano. Sa Habakkuk 2 verses 2 to 4, ang sabi, then the Lord replied, write down the revelation, make it plain on tablets so that a herald may run with it. For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false, though it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay. See, the enemy is puffed up. His desires are not upright, but the righteous person will live by his faithfulness. Kita natin, no? Kung ano yung sinasabi dito ng Panginoon. So ano pa ang dapat nating i-consider in planning our life?
Or nagagawa tayo ng bumabalangkas tayo ng mga pagpaplano para maging maayos ang ating buhay. Dapat alam natin kung ano yung planning. Know what planning is. What is a plan? It is actually a detailed method, a forethought to make something for an outcome. Every champion thinks ahead. Yung mga nananalo na yun sa Olympics, sa mga nanalo sa basketball, I'm sure, Ice, alam mo yan, nakikita ko nanonood ka, dati kong estudyante sa seminaryo, nagba-basketball, hindi ba? Mga basketball player, para manalo, ang lalagay nila sa isip nila, ay manalo sila. Hindi ba? Dapat yun. So, successful businessmen as well have their projections, have their visions. And in order to create a plan, we have to look ahead and strategize. Those who look ahead, get ahead, hindi ba? You would not consider building a house without a blueprint. Why would you start your life or business without a plan? Hindi ba? Sadly, most people spend more time planning for non-essential concerns than they do for their life. They should, and we should know what planning is in our spending, sa ating mga paggasta. Actually, many people or many of us, especially Filipinos, kahit saang lugar sa mundo, ay nabubuhay ng may kasalatan. Many continue to live a life of lack. At napakahirap maging broke. Napakahirap mabuhay na parati na lang kapos o di kayo talagang walang madupot. Bukod sa nakaka-stress, ay nakakahiya din dahil wala tayong kakayanang magbayad-bayad, magbalik-balik, hindi ba? At makatulong din sa iba. Ay parang din umaabot sa paghihingi na sa mga kilala para makaraos lang. An impoverished life is very problematical. Mahirap maging mahirap. Ano bang dahilan sa kalimitang pagkagipit? Yan ang dapat nating tinatanong. Dahil ba sa maliit na kinikita? Or is it because of inappropriate lifestyle and lack or wrong financial planning? It is because of our poor planning in our spending habits. Yung bang hindi kumpleto ang araw-araw natin kung wala tayong mga milk tea, wala tayong bulgogi, walang bibimbap, yung mga ganyan, yung mga Korean food na ngayon ay usong-uso, hindi ba? At yung iba ay nakukuha pang magbisyo, manigarilyo, uminom ng alak, mag-soft drinks na mag-soft drinks. Nabukod sa nakasasama sa katawan ay nakabubutas din ng mga bulsa. Hindi ba? Mayroon namang hobby na yata ang mag-shopping galore ng mga branded items. Lalo pat kung half the price dahil sale. Kahit pa broken sizes ang mga available, eh bibilin pa rin. Hindi ba maraming ganun? Marami ang naging luho sa buhay ay mamili ng mamili. Inaaraw-araw. Ang luho ay magpa-deliver ng mga pagkain kung tutuusin, pwede namang lutuin at tiyak na makatitipid. Sa Luke 12 verse 15, anong sinasabi rito? And he said to them, take care and be on your guard against all covetousness. For one's life does not consist in the abundance of his possessions. We have to be good planners in our spending and always involve God in our budgeting. Because this act will avoid greed to thrive in our heart that drives us to overspend. Avoid using credit cards to unreasonable expenses. Create a budget, pray for it, follow it, and stick to it. We should also know what else. We should also know planning, what planning is in our labor, sa ating mga pinagtatrabahuhan. Sa ating mga ginagawang pampangkabuhayan. Meron ba kayong nakilala o makakilala na paulit-ulit na lang sa pagkalugi ng mga pinasok na business? O di kaya naman ay makailang ulit ng na-scam? At sa kabila ng mga inabot na pagkalugi ay hindi pa rin humihingi ng tulong sa mga tamang tao? Hindi pa rin nagtatanong o humihingi ng payo? Marami kahit anong pagsusumikap ang gawin ay hindi pa rin umaasenso simply because of poor planning. May mga pagpaplano pero mahina. At bakit? Kasi nagsasarili. Ayaw nang may mga nagpapayo at ang masakit pa rito, maging ang Diyos ay ayaw isali o isalo.
Mayroon ding puro pagpaplano, pero hanggang doon na lang, wala namang ginagawang pagkilos. At yung iba naman, puro pagkilos, pero walang pagpaplano. Kung ano ang maisip, papasukin. Kung ano ang usong negosyo, gagayahin at pagtatayurin. Let us be reminded that planning should be married with action. Mag-asawa yan. Partner ang dalawang yan na parang mag-asawa. Halimbawa, gusto mong pasukin ng online trading dahil ito ang trend due to the ongoing pandemic. Dapat maging malinaw sa atin o sa inyo kung anong line of trading ang papasukin, hindi lamang dahil patok ang food delivery, doon na tayo. Dapat may pagtutuos kung sino ba ang target market. Kung ano ba ang demands ng target market. Dapat isinasaalang-alang ang kailangang kapital, ang available resources at kung ano-ano pa. Hindi lang sige ng sige. Dapat may tamang pag-aaral at pagpapasakop sa katalinuhan ng Diyos. Sa Proverbs 24 verses 3 to 4, anong sinasabi? By wisdom, a house is built. And by understanding, it is established. By knowledge, the rooms are filled with all precious and pleasant riches. Avoid being too confident in ourselves because it kills. Kailangan marunong tayo makinig sa opinion ng mga taong marunong sa negosyo. Pero kung mga experts na, expert na nagsasabi at hindi mo pa rin ito pakikinggan, then malaki ang chance na magkaroon ng problema along the way. Kaya sila tinawag na expert ay dahil malaki ang kanilang karanasan at credible sila sa kanilang mga sinasabi. You might be planning to have a business or you may want to start a new career. It is important that you have to really know your main purpose to make a decision. What else? We should know what planning is in our goals in life. Bakit ba madami ang halos inabot na 10 taon sa pag-aaral sa kolehiyo? Nandoon kumuha ng engineering, tapos nag-shift ng architecture, tapos nag-shift naman ng aeronautics. Yung iba naman hindi na naglumot sa isang trabaho dahil palipat-lipat ng kumpanyang pinapasukan. Mayroon naman pabago-bago ng business, nandoon magtayo ng travel agency hanggang sa magsara at magtayo naman ng pawn shop hanggang sa magtayo ng pwesto sa palengke. Bakit parang laging may hinahanap? Simply because of failure to formulate their plan anchored in God's plan for their lives. Their failure to set out goals. Sa Jeremiah 29:11, uulitin natin, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future." So, kung gusto mong makatapos ng pag-aaral, dapat tiyak ka sa kursong kukunin mo. Sa mga magpamangking kong mga nag-aaral pa, sa mga apo, sa pinsan. No? Mahirap kumuha ng kursong engineering. Kung alam mong Waterloo mo ang math, gusto mo magka-work, dapat sigurado ka kung anong magbibigay sa iyo ng magandang kita habang nai-enjoy mong trabaho. Pareho mahirap kung manatila sa isang hanap buhay na enjoy ka nga, pero ang bagal naman ng pag-asenso, o mabilis nga ang pag-asenso, pero para ka namang nasa impyerno. Gusto mong sumubok magtrabaho abroad? Aba, dapat ihanda mong loob mong malungkot. Dapat ihanda mo ang sarili mong mahumsik. Dapat handa mong harapin at yakapin ang hatid ng mawalay sa mga mahal sa buhay. Ang katuparan ng mga gustong ito ay nakasalalay sa ating layunin at sa layunin ng Diyos para sa atin. Dapat na malinaw kung ano ang pinakagusto natin at ang pinakagusto ng Diyos para sa atin. Bakit ba natin gustong makarating sa ibang bansa? Kailangan malinaw sa atin kung ano mismo ang gusto natin na hindi naman din malalagay ang isang paan natin sa impyerno, ha? Kasi ang dami-dami nakapunta sa ibang bansa, ang ganda-ganda ng ministry sa Pilipinas pagdating sa ibang bansa, nawala na sa ministry, lumayo na sa Panginoon at ayun, nakisama na sa kampo ng kadiliman. Mahilig magluksong lubid doon sa kadiliman. Dapat alam natin kung anong gagawin kung hindi maging maganda ang takbo ng trabaho. Dahil hindi naman talaga palaging maganda ang takbo nito. Ngayon nga lang, ang dami kong nababalita ang mga
CEO ha, matataas ang pwesto sa mga kumpanyang malalaki. Pero ngayon, mga na-terminate. So, kaya dapat, nagtatakda ng timeline kung hanggang kailan lang tayo sa ibang bansa at kung para saan ang pagpunta natin doon. We set not just goals, but we define our own goals in life. We also have to create our vision and mission statements. It should be clear for us. It should be clear for us. Para ito ay masigurado nating marirealize natin. Dapat applicable ito, at ito ay applicable hindi lamang sa mga pagtatrabaho, hindi lamang sa pagpunta sa ibang bansa, kung hindi sa pag-aasawa rin. Ito ay applicable din sa ating mga ministry for the Lord, sa lahat. Dapat meron tayo nito, and to succeed in whatever goals we have in mind, our vision and mission should be founded not only for our benefits, but for the advantage of our community and fellow men. Hindi naman mali na isipin natin yung makakabuti para sa atin at sa ating mga mahal sa buhay, pero mahalaga rin na may pakialam tayo sa ating komunidad, lalo pa sa ating bansa. Pakatandaan natin na sa pagbabalangkas ng anumang pagpaplano sa buhay, dapat isinasama ang pagkakataon nating makatulong sa iba at makabuo ng pagkakaibigan. Ang mga ito ay dapat isinasama sa ating vision and mission in life, upang ma-establish natin ang isang ideology. And what is that ideology? To be like Jesus. Having this ideology in mind will lead us in making the right decision in life. Kung malinaw sa atin ang mga katangian ni Jesus na dapat na nakikita sa pamamaraan ng ating pamumuhay, hindi agad-agad tayo madadala sa buyo ng mga taong nakapaligid sa atin at sa mga pagbabagong nangyayari sa paligid para tayo magkasala o magkamali. Makaiiwas tayong mag-procrastinate dahil taliwas ito sa ating paniniwala, hindi ba? Makaiiwas tayong maging judgmental sa pagsuko kaagad sa mga dagok ng buhay, sa mga kawalang pag-asa. Makaiiwas din tayo sa pandaraya sa kapwa, sa ating sarili, sa bayan, dahil hindi tayo, dahil alam natin hindi ito makabubuti mismo sa atin at sa lahat. At aside from that, ang pinaka-importante, hindi naman ito gagawin ng Diyos. Tandaan natin, nakasuot sa atin, nung tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, sabay na isinuot sa atin ni Jesus ang kanyang kabanalan. At ang kabanalang ito ay dapat na pinaninindigan. Ang kabanalang ito ay hindi dapat na pinababayaang namamantsahan ng ating mga pagkakamali, ng ating mga pagkakasala na paulit-ulit nating ginagawa. Ano pa? We should also know what planning is in our time. Plan the use of your time. Don't just react to circumstances. Bago pa natin sapitin ang bukas, mayroon na dapat tayong listahan ng ating mga dapat gawin. Hindi lang yung kung ano ang breakfast, lunch, and dinner, nakalimitang priorities ng marami lang inahanda nila sa gabi. Ano pa yung lulutuin ko bukas? Dapat pinag-iisipan ng ating ibubuhay sa kinabukasan. Ibubuhay natin sa isang linggo, sa isang buwan, and so on, na magbubunga ng maganda, hindi lamang para sa atin, kundi sa paligid natin, sa mga taong nakapaligid sa atin. And failure to plan for the day and manage our time is to offer our everything or everybody to control us. Tandaan ninyo yan. When you do not have a clear picture of where you are going, a certain level of uncertainty arises. Hindi ba? Marami kasi, umaga pa lang, wala na sa mood, utang ng isip, hindi alam ang uunahin dahil sa kakulangang iplano ang kanyang araw. At isang mahalagang sangkap sa pagpaplano ay ang ating matagumpay na laban sa kasalanan. Maga pa lang, dapat nasa sa isip na natin hindi tayo magagalit, hindi tayo papatol sa mga mangiinis sa atin, hindi tayo padadala sa ating mga mood swings, etc. Meron na tayong pag-iisip na tayo magpapatawad kung sakaling may manakit sa atin, di ba? May nakahanda kaagad tayong patawad sa asawang tamad o makupad, sa mga pasaway na anak, sa mga kumaring palahingi, o sa mga maiingay na kapitbahay at maging sa sarili natin na kadalasan ay matarantahin.
Setting out our personal dreams, goals, and plans for the future will give us a clear-cut picture of where we want to go. And when we have a clear picture of where we want to go, we step in our future with confidence. But of course, we are not discounting God's doing in our plans. And whatever happens in the end, ito man ay ang mangyari man ay yung hindi natin inaasahan, naroon pa rin ang ating paniniwala at pag-asang aayusin lahat ng Diyos. Kasi alam ng Diyos ang makabubuti sa atin. Na tanggap natin ang katotohanan, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa sa ating buhay. And having a plan and committing ourselves to it increases the likelihood of us achieving them more than 100%. Don't just plan. Act it. Ikilos. Put our confidence in the divinity of our Lord God. And to continue, paano ba natin mapagpaplanuhan ang ating buhay? How to plan our life well enough? Of course, know the benefits of planning. Dapat alam natin ano ba yung makabubuti sa pagpaplano. Para magawa natin ang tamang pagpaplano sa ating buhay, dapat alam natin kung ano ba ang magandang bunga nito sa atin. God promises to labor with a man who has a plan. Kasangga natin ang Diyos kung may tama tayong pagpaplano sa ating mga buhay. Sa Habakkuk 2 verse 2, ang sabi, "Write my answer plainly on tablets so that a runner can carry the correct message to others." This vision is for a future time. It describes the end and it will be fulfilled. It allows us to be proactive rather than reactive. Kung may tamang pagpaplano tayo sa buhay, ano man ang dumating sa napagsubok, nakahanda tayo ang ating loob at ang ating mga isip. A strategic plan surrendered before the Lord guides us to foresee our future and to prepare accordingly. Through strategic planning, precautionary measures are set in cases of certain unfavorable scenarios that may happen, pwede nating maiwasan, pwede nating marisulbahan. And with a strong strategic plan, we are pushed to be proactive rather than merely reacting to situations as they arise. If the outcome of our goal seems low in coming, wait patiently, for it will surely take place. Victory is always at the end. Hindi naman pwedeng ang tagumpay ay nasa umpisa. E di wala na tayong pinagtrabahuan pag ganun. At sa bandang huli, sa paghihintay natin, wagi tayo, di ba? Habakkuk 2 verse 3, ang sabi, "For the revelation awaits an appointed time, it speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it. It will surely come and it will not delay." Planning prevents the temptation to take shortcuts. Sa tamang pagpaplano, makaiiwas tayo sa labis na pagmamadali na magbubulid sa atin upang gumawa ng hindi tama. At sa paghihintay sa mga bunga ng pagpaplano, malalayo tayo sa tawag ng kasakiman at pagnanakaw. Impatient people are prone to sinning. Tandaan ninyo yan. Diba? Kapag ikaw ay, ang dami kong nakikita, mga nakikipag-away sa grocery dahil nakapila. O, ang gagawin nung nakapila, dahil ang bagal ng pila, pupuntahan yung cashier, sisigawan. O, tama ba yun? Hindi nagkasala ka na. Actually, impatient people are leaning to greed and selfishness. So, mga ganin, siyempre, nakapila ka, nagalit ka kasi gusto mo mauna ka. O di, selfish ka. Sa Proverbs 21 verse 5, anong sinasabi? "The plans of the diligent lead to profit, as surely as haste leads to poverty. Good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty." Kaya masyado magmamadali. May kasabihan ng matatanda, ang lumakad ng matulin, malalim. May kasabihan, nadidinig ko yan sa lola ko eh, napakaganda. So ibig sabihin, ikatakbo ka ng takbo, nagmamadali ka, kung matibo ka, di ang lalim-laling yung pagkakabaon ng tibo. No? So marami akong taong nasaksihang pumasok sa isang desisyong hindi pinag-isipang mabuti, na sa huli inabulid lamang sa paghihirap. Be reminded that planning defines priority. Sa Proverbs 24:7, ang sabi,
Do your planning and prepare your fields before building your house. Planning increases productivity. At ang panutong buhay ay magaganap kung may pagpaplano tayong ito ay matatanggap. Plan to make our plans materialize. Di ba kasi may mga nagpaplano, pero may pagpaplano lang. Pero may plano ba silang matanggap yung bunga ng kanilang mga plano? Kung gusto natin guminhawa ang ating buhay, pagplanuhan at pagtrabahuhan ito. Added income, plan and act it out. Planong gumawa ng mga kaibigan, edi huwag kang gumawa ng kaaway. Yan ang paraan ng pagkakaroon ng mga kaibigan. At sa paggawa ng mga kaibigan, ay gumagawa tayo ng mga posibleng kaagapay sa pag-unlad ng ating buhay. May online selling ka ng turon? Aba, kung marami kang kaibigan, hindi malayo makapagtayo ka ng factory ng turon. Dahil sila mismo, na mga kaibigan mo, ang siguradong makakaagapay mo para ikaw ay umasenso. Sa Proverbs 21 verse 5, ang sabi, careful planning puts you ahead in the long run. Hurry and scurry puts you further behind. So planning reduces the risk of making wrong decisions. Sa Proverbs 21:5, ang sabi, careful planning puts you ahead in the long run. Ah, nabasa na pala natin yon. So sa Luke 14 verse 28 to 29, ang sabi, for which of you intending to build a tower does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it, lest after he has laid the foundation is not able to finish, all who see it begin to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. Alam niyo ako, nasa Pilip, nung ako pinapractice ko pa yung aking natapos, marami akong mga nagsaksihang nagpagawa ng mga bahay na dahil hindi masyadong napagandaan, napagplanuhan ang budget, natingga, kumbaga hindi natapos, hanggang bubong na lang halige, at saka pader pero hindi napapinturahan, hindi natapos in short. So yan ang risk kapag hindi pinagpaplanuhan, at yun ang sinasabi dito ni Lord. And how to plan our life well enough? Ano pa? Know the biblical instructions for planning. When making our plans, let us ask God to join our planning process. Sa Isaiah 30 verse 1, ang sabi, woe to the rebellious children, says the Lord, who take counsel but not of me, and who devise plans but not of my spirit, that they may add sin to sin. So our goals and plans should be directed and ordered by the Lord. Pakatandaan ang mga planong ginagawa natin nang walang Diyos ay hindi aani ng ng matagalang tagumpay. Maaaring sa umpisa mukhang tagumpay, pero makalipas ang ilang panahon, ito ay mapupunta rin sa pagkalugi. Ano mang gawing pagpaplano ng tao, kung hindi pagpapalain ng Diyos, tandaan natin, hindi matutupad. King David wanted to build the temple. However, Solomon was the builder that God has chosen. Kita niyo yan? God begins every project with the end in mind. Sa Isaiah 46:10, ang sinasabi, I make known the end from the beginning, from ancient times. What is still to come, I say, my purpose will stand and I will do all that I please. Sa Isaiah 48 verse 3, ang sabi, I have declared the former things from the beginning. They went forth from my mouth, and I caused them to hear it. Suddenly, I did them, and they came to pass. Magkaroon tayo ng sapat na panahon upang gumawa ng mga pagbabalangkas na may kaugnayan sa ating buhay. Huwag itong katamaran, huwag itong isang tabi. Hindi kabanalan sa isang tao ang lagi na lamang sumusuntok sa buwan. Lagi na lang ipinamamahala kay Batman. Bahala na si Batman na lagi na lamang umasa sa mga baraha. Sa horoscope, bubitiw na dito kay Manang Bola, kay Madam Cordapia, at kumilos na kasama ang Diyos para ibuhay ang ngayon at paghandaan ang bukas. Sa Psalm 37 verse 5, ang sabi, commit your ways to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Maraming taon, mas marami ang panahon ginugugol para pagplanuhan ng kanilang pagbabakasyon, pag-out of town,
planuhin ang isusuot para sa isang event kaysa pagplanuhin mabuti ang kanilang mga ibubuhay. Nasumpungan nyo na bang pagplanuhan ng inyong pag-quiet time? Gumugugol ba tayo ng mga panahon upang pag-isipan ang mga dapat gawin para magamit ng Panginoon sa ministry para sa ating kapwa? Nagbibigay ba tayo ng panahon para pag-isipan ang mga akbang na dapat gawin para ang magandang layunin ng Diyos sa ating buhay ay maganap, matupad? O baka naman ang pagpaplanong ginagawa natin ay nakatuon lamang sa kung paano kikita ng malaki, kung paano tayo yayaman, at nalilimutang balansehin ang pangangailangan espiritual at physical. King Solomon instructed in Proverbs 21 verse 5 that good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty. One of the challenges for any person is to balance the need for action with careful planning. We have to assess our achievements as frequent as possible and organize our life. Let us plan the use of our time and don't just react to circumstances. Na kung ano na lang ang hatid ng araw, doon na lang tayo tatayo. As Christians, we should always formulate strategies to live again if we fail. Na kahit nabigo tayo, buo pa rin ang kalooban natin. Umiisip pa rin tayo ng mga paraang bubuhay sa ating pagkamatay dala ng pagkabigo. Let us trust that God will inspire our thoughts. So Proverbs 16 verse 3, ang sabi, commit your works to the Lord and your thoughts will be established. Paulit-ulit lang tayo dahil para maalala natin ang maalala yung mga salitang ito. Get wise counsel about your plans. And in Proverbs 15 verse 22, anong sabi? Without counsel, plans go away. But in the multitude of counselors, they are established. When planning to start a new business or a church ministry, do seek the balanced, wise counsel of others. Maraming tao ay madaling napapagod sa kung ano ang pasukin dahil sa walang tamang payong natatanggap dahil ayaw talagang tumanggap. Gusto nila, sila lang. Kung may mag-offer ng mga unsolicited advices, ang tingin nila nakikialam sa kanila. So ano nangyayari? Hindi sila lumalago, hindi sila nagiging matatalino. Sa Proverbs 20 verse 18, ang sabi, prepare plans by consultation. Before you make key decisions, show your plans to those with experience. Then listen and listen well. And this applies not only for professionals, not only for the leaders in the church, but most importantly, to the young ones. To the young ones. Matutong makinig sa mga magulang. Hindi ko mo higit na teki kayo kaysa sa mga nakatatanda ay veteran na sa tinatakbo ng buhay. Hindi yung mas marunong pa tayo sa kanila. Don't be defensive if holes are poked into our lives. Be ready to adapt and be willing to adjust or change the plan. Makinig at sumunod sa mga nakatatanda, sa mga seasoned na. Kung kinakailangan magpalit ng pagpapasyang siya namang iminungkahi ng mga magulang. Many mistakes made early on could have been avoided by listening to good experienced counsel. Kung sana ay nakinig ang maraming mga anak sa payo ng mga magulang kung sa asawang pakakasalan o lalaking sasamahan, di sana walang maraming hiwalayang naghaganap. Walang umiiyak dahil iniwan, dahil sinaktan, dahil pinabayaan. So in conclusion, mga kaibigan, mga kapatid, mga magulang, mga kamag-anak, kayong lahat, ang dati kong mga estudyante, kung nakanunod kayo ngayon, especially sa seminaryo, pakatanda natin that planning must be a regular part of our life. We have to set aside time each week to plan, especially to plan our life of prayer. And of course, Bible study like this. How is your life group? Meron ka bang kinasasangkutan na isang grupo na kung saan ay nahihingan mo ng tulong para ipanalangin ka o ikaw mismo ay nakapananalangin para sa kanila? Are you getting involved? So, we have to plan the Bible verses that we want to teach our children. The visit we want to make, the book we want to read, the neighbor we want to talk to. The Proverbs teach us to plan. The great missionary who ever lived was a planner.
or was planners. God is a God who does all things according to plan. Hindi mga patsampa-tsampa lang ang Diyos. And Jesus set his face to go to Jerusalem because of the most loving plan ever devised. Kaya mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, mga kaibigan, dating mga estudyante ko, mga kamag-aral, mga kaibigan, let us be reminded again that as God has planned for our joy, therefore, we as His children ought to plan for His glory by living a well-planned life. Glory to God. Pagpalain tayong lahat ng Diyos, nawa itong ating na mga napag-aralan ay may isa pamuhay upang tayo ay magkaroon ng buhay na matiwasay, maayos, at masagana. Pagpalain tayong lahat ng Diyos.